guys, papunta ako ngayon ng Abu Dhabi. May pauwi akong kaibigan papuntang Pampanga. Pauwi siya ng Pampanga. Kaya magpapadala ako ng konti sa aking mag-ina. Chocolate, laruan ni Sky, sapatos ni Sky. Yun ang ipapadala ko sa aking mag-ina. So tara, punta tayo ng Abu Dhabi ngayon. O yan, nandito na ako sa bus stop. Iniintay ko lang yung bus na papuntang bus terminal papuntang Abu Dhabi. Kaya nagpa-day off nga din ako ngayon kasi plano ko na nga na pumunta ng Abu Dhabi para iabot pong mga pasalubong ko sa aking mag-ina. And kahit papano, pasasalubong ko sila. Kasi sayang din, yung uwi niya, libre. Diba? At saka, ito yung mga pinamail ko dati sa nakaraang kong video, yung sapatos ni Sky. Tapos sa chocolate at saka laro niya. So, yun lang. At saka yung uuwi ngayon na kaibigan ko, ay yung anak niya, inaanak ko, kumpare ko siya. So inaanak ko yung anak niya. Kaya ayan, pinadalan ko rin ng pasalubong mga chocolates. So yun, ganun to, mga OFW. Laging papadala pag may mga umuuwi o laging inaalala yung mga mahal nila sa buhay. Kaya kahit chocolate, okay na yan. Masaya na sila sa Pilipinas na makatikim ng chocolate galing sa ibang bansa. So iniintay ko lang yung bus ko. Tapos diretso na ako. Okay guys, nag-taxi na lang ako kasi masyado matagal yung bus. So nandito na ako sa terminal papuntang Abu Dhabi. Hanapin ko lang yung bus papuntang Abu Dhabi. So mamaya na lang. So guys, nandito na ako sa bus pa Abu Dhabi. Kaso mahaba ang pila. Kaya pila muna tayo. Okay, touchdown Abu Dhabi na tayo. Bibili muna ako ng tubig, buho na ako. Meron na palang biyaheng Abu Dhabi to Ras Al Khaimah dito. Dati wala ito. Meron na ring Al Ain to Abu Dhabi. Tapos itong pinakabago, Ajman to Abu Dhabi. Wow, layo. Nakakamiss ang Abu Dhabi. 11 taon na akong ditong tumira. Dito ako nagtrabaho at tumira. Imagine, 11 years ako dito. Kaya nakakamiss. Wow, parang kailan lang. Araw-araw dito kami pumapasyal ng asawa ko pagkatapos namin magtrabaho at pag day off namin. Dito kami araw-araw sa Alwada. Alwada Mall. Parang kailan lang, ang bilis ng panahon. Ay, nakakamiss. Nakakamiss ang lugar na to, Abu Dhabi. Masarap dito. Mura ang cost of living. Kung papipiliin, mas gusto kong magtrabaho dito at bumalik dito sa Abu Dhabi. Dito ako nakatira dati sa building na to. Itong pahabang to. Dito lang kami palipat-lipat ng asawa ko. Lahat ng building na yan. Yan. I'm just as surprised as you. So guys, nandito na ako sa kaibigan ko, si Parang Miriam. Yan, sa kanyo ko ipapadala yung aking pasalubong para sa aking mag-iina. Yan, siya yung pa-uwi ng Pampanga. So medyo nag-chat-chat muna kami. Kasi matagal kaming hindi nagkita, na-miss namin yung isa't isa. Eh yun, nagkukwentuhan kami dito tungkol sa buhay namin dati sa Abu Dhabi. Kaya yun, mamaya na lang magkakasiyahan muna kami. Yo! This is Facebook. And that little old dog
Yun, so guys, papasok na ako sa trabaho. Duty na naman. Nung pumunta ako sa Abu Dhabi, hindi na ako nakapag-video kasi madaling araw nang natapos yung aming inuman. Yun, alas 4 ng madaling araw na ako umuwi. Tapos nakauwi ako ng Sharjah, alas 6 na. Tapos diretsong pasok na ako noon. At ang duty ko pa noon, straight duty from 8 a.m. to 9 p.m. Kaya hindi na ako nakapag-video, wala na akong oras. Okay naman. Naging masaya kasi ngayon lang ulit kami nagkita ng kaibigan ko. Tapos pinaka-importante, naibigay ko yung dapat kong ibigay. Yung pasalubong ko sa aking mag-ina. Laruan, cellphone, at saka chocolate. Yun lang naman ang importante dun. Ilang araw akong hindi nakapag-video kasi dire-diretso yung duty ko. Wala akong oras. Kaya eto, papasok na ulit ako sa trabaho. At sana next week, mabigyan ako ng day off at saka pending holiday off para dalawang araw akong day off para makapagpahinga naman. So, paano? Pasok na ako. At hindi na ako nakagawa kasi ng video dun sa pagpunta ko sa Abu Dhabi. Wala nang ending. So, ito na yung magiging ending nun. So, see you na lang next time. At duty na ulit ako. Panggabi ako ngayon. Guys, tambay muna ako dito sa bus stop kasi masyadong maaga yung pagpasok ko. Maya-maya pa ako papasok, napaaga. So, tambay muna ako dito. Relax muna. Maganda dito ang mga bus stop. Aircon. Tamang-tama ito pag summer na dito. At ngayong Marso na, malapit nang magtapos yung winter niya. Kaya sigurado ako malapit nang mag-summer. Pero ang alam ko, sa unang pagkakataon, ngayon lang magra-Ramadan dito na winter pa o malamig pa. Kasi kapag Ramadan dito, sobrang napakainit kapag Ramadan. Pero magiging first time in the history, magiging malamig yung Ramadan nila dito. Kasi ang Ramadan dito, parang magiging second week of March. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life changes just open. Ang gaganda ng bus dito. Public bus yun. Gobyerno lang ang may-ari. Hindi katulad sa Pilipinas. Maraming private bus. Iba't iba yung bumibiyahe. Iba't ibang company ng bus. Dito, gobyerno lang yung may-ari ng bus na bumibiyahe. Yung public. Tapos isa pang napansin ko dito sa Dubai, walang traffic enforcer. Walang pumipito pag yung may mga pasaway na nag-e-bike o lumiliba na walang helmet na naka-e-bike yung mga ganun. So walang traffic enforcer dito. Wala akong narinig na mga pumipito. Puro dito yung CCTV. So guys, lumabas muna ako ng bus stop kasi may pumasok na tao. Nahiya ako. Tapos yun, dito ako sa labas, may tambay muna. Kita nyo naman, kitang-kita yung Burj Khalifa. Yan, Burj Khalifa yan. Tallest building. Kitang-kita sa likod ko. Ganda, no? So maya-maya, papasok na rin ako.